Ang tahimik na pamumuhay ng mga tiboli sa South Cotabato na bulabog nitong nakaraang linggo. Pumalat dito ang mga usap-usapan na isang ginang ang nagsilang ng sanggol na di umano may kakambal na uod. Dito ko nakilala ang ina na tinatawag nilang Kapid Uod, si Nene Barang, 22 anyos. Hanggang ngayon, hindi pa rin nakakabawi ng lakas si Nene mula sa kanyang misteryosong panganganak isang linggo nang nakakaraan. So ano pong nararamdaman ninyo ngayon? Sulit na ngayon. Bakit? Pagkatapos lang yan nung nanganak ka. Pero nagpapacheck up po kayo nung buntis kayo? So hindi ka nagpapacheck up? Ang pinsan ni Nene na si Aling Nena, hindi na naabutan ang paglabas ng di umano'y Kapid Uod. Pero labis daw ang kanyang takot nang makita ito. Sabi ko, Panginoon, bakit ba? Bakit po ba ganito? Kulay green po siya. Tapos binalot nila sa plastic. Tapos yung uod, nagaganyan yun sa cellophane. So paano nyo po yan inaalagaan? Ito po, pinapalitan ng lampin, and then pinapadidi. Ah, may lampin din siya. Opo. Si Aling Nena na raw ang nag-alaga sa uod simula nang lumabas ito di umano sa sinapupunan ni Nene. Inaalagaan ko lang naman yun kasi magaan kasi yung loob ko sa kanya. Natakot ako maghawak pero gusto ko lang siyang alagaan. Ang mas nakagugulat kung paano nila tratuhin ang Kapid Uod. Pinapadede nila ito ng gatas na mula mismo kay Nene. Kasi po, hindi naman kumakain ng dahon eh. Mitigas na nga po ito eh. Dati, ang ano nito. Ayan. Ang Kapid Uod, kung ituring nila, parang tunay na sanggol. Ayon sa doktor na tumingin kay Nene, hindi raw pito, kundi 4 na buwang gulang pa lang daw ang iniluwal niyang sanggol. Marami talagang placental fragments. According sa history ng nanay, hindi niya maalala pero April. So, mga 4 months. Malayo rin daw mangyaring kakambal ng ipinanganak na sanggol ni Nene ang sinasabing uod. Ang mga tao ay naniniwala, hindi lamang ng ang mga tiboli, sa pagkakaroon ng kakambal. Halimbawa, kahit sa Greek mythology pa, meron tayong mga Gemini. No? Ginagamit nga natin sa ating kasabihan na, uy, kambal to ko, dahil malapit sila. No? So, ang pagpananaw natin sa meron kang kakambal, ay meron kang malapit na kasama sa buhay. Ipinakita rin namin sa isang entomologist o eksperto sa hayop ang larawan at video ng Kapid Uod sa Tiboli. Hindi ako makapaniwala as an entomologist na ang isang uod ay manggagaling sa womb ng isang tao. Kasi yan yung karakteristik ng mga biological life. Hindi ka pwedeng ipanganak ng tao kung ikaw ay insekto. Ganon din yung insekto, hindi rin siya pwedeng magluwal ng tao. Ang Kapid Uod na ito, isang Lepidoptera. So ito yung head part. Kaya pag binaliktad nyo yan, katulad na katulad rin siya nung naando sa picture sa video. Ayan, yung tatlong pares ng paa. Gayunpaman, naninindigan pa rin si Nene. Anak raw niya ang uod. Ayun ang tinatawag natin na dinidisplace ang affection supposedly doon sa talagang baby. Yung kanilang paniniwala na ito ay isa din na baby na kailangan nilang alagaan. Ang displacement kasi ay isang depensa natin sa sarili na hindi tayo masyadong maging malungkot. Kapag ito ay tuloy-tuloy, ay hindi rin siya maganda. Sa kabila ng paliwanag ng mga ekspertong hindi kakambal ng ipinanganak na sanggol ni Nene ang uod, pamilya pa rin ang turing nila rito. Patuloy pa rin nila itong inaalagaan. Pinapalitan ng lampin at pinapadede. Dahil kung ito man daw ang ipinagkaloob sa kanila ng langit, handa raw nila itong tanggapin at mahalin bilang tunay nilang kadugo.